yo quiero ayudarle. Para cuando él trabaja, si hace trabajo, corre su dinero. Quiero comprar cosas, puede comprar. Pero él quiere comprar, coge dinero. Hoy coge dinero, mañana coge dinero, mañana coge dinero. Todos los días solo para beber. Magandang araw po sa inyo mga kababayan ko, mga amigo. Kumusta po ang buhay ng bawat isa? So nandito po tayo sa may paupahan nila Tiamame. At ngayong araw po mga amigo ay may nangyari na hindi okay. At kung natatandaan niyo po si Paulino na siyang tumulong kila Elvis para po gumawa dito sa pamakuan. Ngayon po ay kanina po ang sabi ni Tiamame sa akin ay hindi na po magkatrabaho si Pauline dito sa may bahay nila, Tiamame. So, nakakahinayang din kasi gustong-gusto tulungan ni Tiamame yung kanyang kamag-anak na si Paulino. Ngunit yung sarili naman niya ay ayaw niyang tulungan. Ang sabi ni Tiamame, ngayong araw ay matatapos na po yung pamakuan ng bubong nila, Tiamame. Ito na po yung huling araw. Ngunit si Paulino po ay hindi na talaga pumasok. Ang sabi ni Tiamame, after na makuha yung sahod, tapos na sayang lang kasi nawala nung nagpunta sa may bar nung gabi at nakipag-inuman. Sabi ni Tiamame, wala siyang magagawa kung hindi tulungan si Paulino. Ngunit si Paulino ni mismo ang may ayaw na magtrabaho dito. At ang sabi ni Paulino kasi gusto niya na kunin niya agad yung pera. Ayaw ni Tiamame, sabi ni Tiamame, pagtrabahuan mo muna bago ka kumuha ng pera. Kaya nagkaroon ng issue yung pasahod kay Paulino. Ang sabi ni Tiamame, huwag naman daw sanang ganoon na kumuha muna ng pera kasi kailangan pa namin bumili ng mga materyales. Ang sabi ni Tiamame, bibigyan kita ng kaunti kasi ang alam nga ni Tiamame, ang gagamitin niya ito para pang-inom na naman. So, nakakalungkot lang dahil lumantong sa ganitong sitwasyon yung pagkatrabaho ni Paulino na kamag-anak ni Tiamame. So ang desisyon ni Tiamame at ni Elvis ay huwag na magtrabaho muna dito. At ang sabi ni Tiamame na wala naman siya magagawa. Nung nakaraan, di ba, nung last video, sabi ni Tiamame wala na siya magagawa kung hindi okay lang magpasahod sa kanya. Kung gusto niya uminom, uminom siya. Dahil magaling talaga si Paulino. Ngunit ang problema nga po talaga ay ito, yung issue sa pera na gusto agad kunin yung pera na pagtrabaho na hindi pa naman niya napagtrabahuhan. So, ang sabi ni Paulino, gusto niya kunin na yung pera para sa pagpapaano po dito po sa bubong naman po mga amigo. So, kasi matatapos na po kasi ang problema po, alam niyo po, si Elvis halos tumapos po ng pamakuan ng bahay nila Tiamame. Dahil po, ilang araw hindi pumasok si Paulino dahil nga nandun lang sa bar at inom ng inom. So, sabi ni Elvis, nung araw na ilang araw na hindi pumasok, ang sabi niya, siya na lang daw ang gagawa, si Ayan ang katulong. So, magtsatsaga na lang siya na si Elvis na lang. Total naman, makakaya na basta kahit pa unti-unti. Ito po mga amigo yung matatapos na mga pamakuan na ginawa ni Elvis. At kahit mahirap, talagang siya lang ang nagtrabaho. Kasi ayaw ni Elvis na matulad yung bubong nito. Doon po, papakita ko sa inyo. Ito po yung pinag-uusapan namin ni Tiamame. Kaya sabi ni Elvis, magtsatsaga na lang siya. Dahil tingnan niyo po yung pagkakagawa ng bubong dito, ha? Pakita ko po sa inyo. Tingnan niyo. Oh. Tingnan niyo po yung bubong, pakita ko sa inyo. Oh, hindi po maayos yung pinaka-bubong niya. Yan po yung ayaw na mangyari ni Elvis. So, sayang nga naman yung pera kapag ganun yung klase ng bubong na ginawa. Ngayong araw po mga amigo ay tapos na po yung pamakuan. At papakita ko po sa inyo yung mga natapos.
Napakasipag din itong si Elvis at saka ni Alian. Silang dalawa lang halos ang gumawa. Buhat ng nagkaroon ng issue sa pera, si Elvis at saka si Paulino, hindi na po pumasok si Paulino. At ang sabi ni Elvis ay ayaw na niya na kasama si Paulino sa trabaho. So ito po mga amigo, tapos na po yung mga pamakuan ngayong araw. At sa isang araw po mga amigo ay bububungan na. O magkakaroon na po ng yero ang bubong nila Chamame. Sisimula na pong lagyan ng yero. So ilang araw po mga amigo na hindi pumasok si Paulino. At sabi ni Elvis, huwag na siyang bumalik dito. Dahil ayaw din niya nakasama si Paulino na minsan half day, minsan ay gustong pumasok. Tapos ang problema pa ay laging humihingi ng pera kay Chamame para pang inom. So sabi ni Chamame, gusto kitang tulungan pero yung sarili mo naman ayaw mong tulungan. So grabe, napakasipag talaga ni Elvis. Kita niyo po, siya lang po ang halos tumapos nito. Maluwang po yan mga amigo. Kita niyo po, ayan. Elvis, ba terminal oy? Or terminal. Mañana pintar. Después chapas. Sí. Más mejor pintar. Más mejor pintar. No chapas. Pintar antes. Ajá. Sige. Ajá. Ayun. So ang sabi sa akin ni Paulino noong nakaraan, lalagyan doon muna ng yero, tapos pipintahan ng itim. Pero sabi ni Elvis, pintahan muna ng itim yung langis para hindi anayen tsaka magkaroon ng bukbok. Pero mas maganda naisip ni Elvis, pintahan daw muna ng langis para daw mas madali ikabit yung yero. Tama nga naman kesa ligyan ng yero agad. Ayan, marami pong mga kahoy na natira. Ayan. Yo hoy un poco así porque ayer Paulino y Elvis un poco discutir. Yo escuché, dice, ¿qué pasa? Dice, no, quiere dinero. No puede cobrar sin trabajar. Termina el trabajo, después tú cobras tu dinero bien. Pero tú cobras dinero antes, después el trabajo no va a terminar, tú lo vas a dejar. Por eso ahora él no quiere trabajar, ha dejado trabajo. Yo no sé qué pasa. Elvis está solo, todo el trabajo ahora, una parte termina. Ahí queda un poquito Elvis arriba con Alián. Trabajo terminar, posible mañana o pasado mañana chapa. Él, así, porque él quiere trabajar dos días, trabajar. Un día no viene, tres días no viene, un día viene. Trabajo no va a terminar. Yo quiero que trabaje pronto. Termina el trabajo, cobra su dinero y ya está. Pero él quiere, dame dinero, no así. Cuando cobra dinero va a ir a beber, trabajo va a quedar. No. Mucho dinero para ese trabajo, pero todo para beber. No hacer nada, solo beber, no viene así. Por eso él quiere cuando termina el trabajo, darle su dinero. Él no paciencia para esperar. Hay dinero para darle, pero quiere solo beber, dar dinero, beber. No, yo quiero ayudarle para cuando hay trabajo, así hace trabajo, corra su dinero. Quiero comprar cosas, puede comprar, pero él quiere coger dinero, hoy coge dinero, mañana coge dinero, todos los días solo para beber. Por eso ahora yo le dice, no hay dinero para dar tú. Termina el trabajo antes, él ha dejado el trabajo y ha ido. Sí, por eso él ha discutido ayer, un poco discusión, un poco, él ha enfadado. Chamame, ¿no? ¿Quién va a hacer de esto para Elvis. Si Elvis daw ang magpaplatada. Elvis sabi. In Alian también. Elvis sabi rin, tama, que lo tulong ba, sabi, provoca todo. Elvis sabi esto. Pero Elvis está bien. Sí, Elvis está bien. Sí, yo sé, porque él trabajar a las 7, ejemplo, a las 7 o a las 8, sí. Después hasta noche. Sí. Él trabaja hasta noche. Kaya po mga amigo, nanghihinayin si Chamame kasi sobrang
laki ng panghihinayang niya kay Paulino dahil layo gusto ni Paulino na kumuha ng pera kay Chamame pero ayaw naman niya na magtrabaho talaga na dire-diretso. Eh sabi ni Chamame hindi naman po pwede na isang araw papasok ka, dalawang araw papasok ka, afternoon eh maglalasing ka. So sabi ni Chamame mas maganda pa ay hanap niya lang ng ibang trabaho. Kaya kanina umaga eh nagtatalo si Elvis siya kasi Paulino. Ang sabi ni Paulino pagkatapos kong maiayos, maiform yung pinakabubungan, eh tatanggalin niyo ako. Yun ang sinasabi ni Paulino. Pero kasi yung issue kasi about sa pera, yun ang sinasabi ni Chamame. Sabi ni Chamame, kung gusto mo ng pera, pagtrabahuan mo muna. O, kaya nga sabi ni Chamame, maraming gusto dito magkaroon ng trabaho, pero abusado. Yun ang pinopoint ni Chamame. Dati, sabi ni Chamame, kamag-anak kita, pero ikaw ang kukunin ko para sa bubungan. Tapos, babayaran kita kung ano yung pagtrabahuan mo. Sabi ni Chamame, kung ikaw ay naglalasing, walang problema sa akin. Ang mahalaga sa akin, eh matapos mo yung ginagawa mo na mabilisan. Kasi ito ay magtatag-ulan na at kailangan na itong mabubungan. Kaya nga, sobra. Kanina, sabi ni Chamame sa akin, para hindi na magtalo-talo, eh tanggalin na lang si Paulino. So, talaga, pagka talaga about sa pera, ay hindi natin maluloko si Chamame kasi alam na alam ni Chamame kung gaano paghirapan ng pera. Kaya nga ultimo isang pako maliit talagang pinukulit ni Chamame eh. Kaya ako sabi ko kay Chamame, lahat ka ako ng pwedeng gawin sa may bahay mo kung gusto mo, sige okay lang kasi alam ko na karapat dapat ka na tulungan. Tapos sabi ko kay Chamame, basta ka ko, ang mahalaga ay matapos ito at saka si Elvis ay mabayaran ng tama. Kasi pumapasok si Elvis alas 7 hanggang alas 9. Napansin ko po yun kasi minsan pa umuwi ako ng gabi. Tapos ang hawak lang ni Elvis at ni Alian ay meron po silang flashlight para po para mapabilis. Kasi nga po, pag nagtag-ulan na dito, hindi na po ito, pag nagtag-ulan dito, baka mababasa yung mga kahoy. Eh, kahapon nga po, umaambon-ambon, tapos sabi ni Chamame, hindi naman daw uulan o didiretso yung ulan, ambon-ambon lang daw. So, ayun po mga amigo, malungkot dahil nung parang naging kaano ko na si Paulino naging ka-close ko. Pero akala ko hanggang matapos yung bahay makakasama ni Chamame si Paulino pero hindi pala. Pero sana magbago at makabalik si Paulino dahil okay talaga siya magtrabaho. Mabilis, kaya lang ang problema nga po yung laging pag-absent niya sa trabaho. So ayun po mga amigo, yun lang po ang video natin for today at maraming salamat po sa panood ng video na to at kita-kita ulit tayo bukas sa panibagong video. Salamat po sa pagsuporta ninyo at hayaan niyo po na pagkatapos po yung bahay na to, talaga ganun talaga. Kapag nagpagawa ka talaga maraming problema ka na ma-encounter. Hindi lang, mas malalapas sa iba. Yung iba nga, di ba, kukuha kayo ng contractor. Pero yung iba, hindi ko masasabi na manloloko yung... Meron kasi, kami po ilang beses rin kami nagpagawa, pero ilang beses rin po kami naloko. Dahil sa ano, sa pera. Gusto nila kumuha ng, kumubra ng marami, ganun po. Pero yung trabaho naman, pag natapos, nakita nyo, hindi pantay. Kagaya po ng gumawa po sa may bahay po namin, yung pinakapader po, pinakyaw po yon tapos pinapura, tapos pantay, paling yung pinakadulo. So, sabi ko nga kay Chamame, ngayon, at least nung na-experience si Chamame magpagawa dito sa may tabla niyang bahay, alam niya na yung mga gagawin niya. O, kumbaga, anong problema si Chamame, pero ang naaayos naman at saka alam ni Chamame ang gagawin niya. So, the best talaga si Chamame. At pag sa Pilipinas to, paggawin mo ng bahay, sigurado makakapagpagawa ng bahay nang hindi naloloko. So yun po mga amigo, ito po sa pagsubaybay. At God bless po. I-update po kayo bukas sa panibagong video o sa mga susunod na kabanata po sa bahay ni Tia Celsa. Gracias po. Adios. Hasta mañana. Ciao. Na-appreciate yung paano sila nagdadasal.